Alam niyo ba kung bakit nagkukulubot ang dahon ng sili? Hello mga ka-agri! In this video, ibibigay po namin sa inyo yung iba't ibang dahilan. Tapos ibibigay na rin po namin sa inyo kung ano yung epekto nito sa ating mga halaman. Plus, ano po yung solusyon na pwede natin gawin para masolusyonan natin yung ganitong klase ng problema. Kami na! Ito po yung mangyayari sa ating tanim pag nagkulubot yung mga dahon. Number one, mababansot yung ating tanim. Kung mapapansin nyo po, yung madalas na nagkukulubot, yung pinakatalbos. Yung talbos na yan, yan po yung growth point na ating tanim. Pag yan po ay naapektuhan, nagkulubot na, hindi na po lalaki. So, mai-stop at mababansot yung ating mga tanim na sili. Pangalawa, bababa po yung inyong production. Naapektuhan po ng pagkulubot ng mga dahon, yung pagproduce niya ng mga bulaklak tsaka ng mga bunga. So, yan po yung isang major effect nito sa ating mga halaman. Kailangan talaga masolusyonan natin as early as possible para hindi tayo malugi sa pagtatanim ng sili. So, pangatlong epekto po nito ay yung premature bud drop. Madaling malaglag yung mga bulaklak ng ating mga tanim na sili. So, kapag nalaglag yan, asahan po natin konti lang yung ma-harvest natin. Kasi yan mismong mga bulaklak na yan, yan po yung nagiging bunga once na-pollinate sila. Yung pang-apat ay yung pagbaluktot ng mga bunga o yung tinatawag nating distorted fruit. So, nangyayari yon kasi yung mga dahon o yung mga talbos may mga sira. So, once nagkulubot yung mga dahon na yan, hindi na siya ganun ka-effective para mag-process ng mga nutrients at sarili niyang pagkain. Kaya naapektuhan po yung mga bunga ng ating mga tanim. Ito na po yung iba't ibang dahilan kung bakit nagkukulubot yung mga dahon ng sili. Number one ay yung environmental factor. Yung extreme heat o sobrang init. Pag ganyan po yung temperatura, makikita po natin yung ating tanim para siyang nalalanta at nagkukulubot yung mga dahon. Normal lang po yan. Yan po yung kanyang defense mechanism. Ang solusyon po natin dyan, dirigan nyo lang po yung ating tanim. Huwag na huwag nyo pong hahayaan na matuyo ng sobra yung lupa para hindi maapektuhan yung ating mga tanim. Tapos, pwede tayong mag-install ng mga shade net. Maglagay lang po kayo ng mga net na magtutulong po para mabawasan yung sobrang sikat ng araw, lalo na po pagka summer. Pero ngayon, dahil tag-ulan, wala masyadong problema yung sobrang init. Ang problema naman natin ay sobrang ulan. So, ang nangyayari naman kapag sobrang ulan, nagkakaroon po ng sakit yung ating mga tanim kasi nanghihina po sila dahil naapektuhan yung mga ugat na ating mga halaman. So, dyan na po pumapasok yung pangalawang dahilan ng pagkulubot, yung pag-atake ng mga peste tulad ng aphids. Pag nakita po natin yung mga dahon, nagkulubot siya ng pailalim. Yan, tignan nyo po yung ilalim ng dahon, meron po yung mga insekto. Yan po yung mga aphids. May mga insekto naman na kinakain po nila yung ibabaw. Kaya yung pag-curl naman ay pa-ibabaw. So, baligtad siya ng aphids. Pero, same lang po yan. Insekto pa rin at peste rin ng ating mga tanim. So, tulad po dito, ayan, may mga pagkulubot. So, check nyo po, ayan, meron mga itlog, may mga langgam, may mga aphids yung ilalim ng dahon. So, kailangan po maagapan natin para hindi po maapektuhan yung tanim natin sili. So, ang solusyon po natin sa mga aphids, yung ginawa natin nakaraan na OHN. So, maglagay lang po tayo sa sprayer. Ang sukat po nito, 20 ml, 2 tablespoon per liter of water. Sprayan natin yung ilalim ng mga dahon kasi nandyan po yung mga itlog, nandyan yung ibang mga aphids. Maliban po sa OHN, pwede tayong gumawa ng baking soda spray, 2 tablespoon per gallon of water. Yan po yung ipang i-spray natin sa mga tinim natin sili. So, makakatulong po ito para pagandahin yung mga bunga, plus nakakatulong din siya para sa mga insekto pati sa mga fungus. So, hindi lang siya insecticide, fungicide na rin siya. So, pag-apply naman ito, once a week, pwede tayo mag-spray. Pag napansin nyo po na pabalik-balik yung aphids, kahit nag-i-spray na kayo ng OHN, baka yung problema naman ay yung mga langgam. Hindi natin nakokontrol yung population ng mga langgam. Kasi itong mga langgam, sila po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng aphids. Naglalagay po sila ng mga pagkain dyan sa talbos para puntahan ng mga aphids. Tapos itong mga aphids naman, nagpuproduce sila ng honeydew na pagkain ng mga
ng gum. Then habang kumakain dyan yung mga aphids sa mga dahon, binabantayan po sila ng malanggam, pinoprotektahan sila laban sa mga ladybug. Yung ladybug po kasi yung predator ng mga aphids. Kung makokontrol po natin yung population ng langgam, makokontrol din natin yung pagdami ng mga aphids. Sa mga langgam naman, pwede tayong mag-spray ng 100 ml na pure white vinegar, tapos 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Pero wag po natin i-spray sa mga halaman kasi sobrang tapang po ng solution na yon. So ang gagawin natin, ipapagpag nyo po yung tanim, tapos pag nalaglag na dyan sa lupa, saka natin siya sprayhan. Pangatlong dahilan ng paglulubot ay yung virus. Baka may sakit na po yung ating tanim na sili. Kung sa backyard lang, pwede natin i-pruning lang yung mga parte na may mga sakit. Pero kung nagtatanim po kayo sa malaparan or large scale farming, mas mainam po na bunutin na natin yung sili na may virus para hindi po kumalat doon sa ating mga tanim na sili. Tapos i-dispose po natin ng maayos, sunugin natin para hindi kumalat yung sakit. Yung pang-apat na dahilan ay yung calcium deficiency. Kaya nagkukulubot yung mga dahon ng ating mga tanim na sili. So gagawin lang po natin, mag-a-apply tayo ng mga calcium rich fertilizer para tumibay yung ating tanim, kumapal yung cell wall, at hindi po sila basta-basta maatake ng mga peste, pati po ng mga sakit, pati maiwasan na rin yung mga paglagas ng mga bulaklak, yung tinatawag nating premature bud drop. Nakaraan meron po tayong ginawa na calcium rich fertilizer, yung ating calcium carbonate. Gawa po siya sa shells ng tahong, inihaw natin tapos dinurog at pinulbos. Yan po pwede natin i-apply sa ating mga tanim. So bubudbud lang natin ito sa lupa kung saan nakatanim yung ating mga sili. So para po mag-provide ng calcium. Ito sinamahan ko po ng inihaw na balat ng itlog para dagdag calcium na rin. So hindi lang siya shells ng tahong, kasama na rin po yung eggshells. Ito naman po yung ginawa natin nakaraan, yung calcium phosphate, yung inihaw natin na eggshells tapos sinaluan ng vinegar. So yan po yung ipang i-spray natin sa ating mga halaman. Ang sukat po nito 20 ml din per liter of water. So pwede natin ipagsabay-sabay yung mga concoction. So hinalo ko ngayon siya sa OHN natin para isang applyan na lang sa mga tanim natin. Ang pag-apply po ng foliar feeding, nag-i-spray tayo sa ilalim ng mga dahon kasi nandyan po yung mga stomates or stomata. So dyan po papasok yung nutrients na binibigay natin sa ating mga halaman. Tapos ang oras po ng application ng mga nutrients sa foliar feeding, kailangan early morning or late afternoon kasi dyan po open yung mga stomates ng ating mga tanim. Then sa pag-apply po nito, kung marami talagang sakit or problema yung ating mga tanim na sili, twice a week po tayo mag-apply ng calcium rich fertilizer pati ng OHN. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!